if you work hard, if you work smart, magiging madali yung buhay mo. But, okay po si Ciela, but yung challenge pala, no, it's not gonna be... matters is we continue whatever we have started doing. And I just realized na it has also its ups and downs. Akala ko madali siya. Akala ko madali siya i-manipulate or akala ko madali siyang pagbigyan mo siya ng strategy. If you work hard, if you work smart, magiging madali yung buhay mo. But, okay po si Ciela, but yung challenge pala, no, it's not gonna be easy. It's just like, ano, real work. Yun. Kailangan, ano, maglagay ka talaga ng effort. Kung gusto mo may marating, you have to put an effort into it. Tapos, if people are there to help us, we have to be thankful na merong mga taong we're not supposed to take advantage of them. I-appreciate ko natin yung mga taong tumutulong sa atin kasi hindi yan, yung tulong na yan, binibigay sa inyo ng mga taong yan, hindi mo papapalitan, hindi mo mabibili yung kabaitan ng mga taong na nandyan na nagsusupport. Hindi po natin nabibili yung mga kabaitan na yan. Hindi natin nabibigay na babayaran yung time nila. Kasi time, you cannot go back and change time. You see, pag nandyan sila, kaya ako very appreciative po ako kapag nandyan yung mga taong na tumutulong sa akin. I'm very appreciative. So I'm very much willing na ano na magbigay, maibalik kung ano man yung itulong nila. In a way, na alam na para, sa paraang alam ko. Ganon. So sabihin nila, napakabait mo naman, this was CJ, pero they didn't realize na mabait din pala sila sa akin. Okay, kahit, so yun, 10 social media challenges you will meet, okay? Of course, social media because it's online and YouTube is one of the social media, biggest social media here. Ito, sabi dito, developing a social media strategy. So, pag naglagay tayo ng content, kailangan daw kung merong strategy. Ayan, kasi minsan yung strategy natin, doon nagiging catchy yung, ano natin, yung content. Yun. So, ano ba yung strategy niya? Natin kailangan mag-networking tayo. We have to see to it na ang tawag kahit busy tayo once in a while na papanood natin yung mga bagong uploads ng natin sa community natin, yung mga ganun. So, it's one of the challenge kasi everyone is busy. Ayun. And paano ba naman yung community natin? So, eto na nga, yung mga challenge. Developing a social media strategy, measuring social media ROI, ROI is return of investment. Kung lumabas ako at gumastos ako ng kunyari ng taxi, $20. Tapos pag uwi ko, meron ulit akong gastos na $5, sabihin na. Tapos kumain pa ako sa labas, may nagastos na akong $30 for one day. Maibabalik ba sa akin ni YT yun? Kasi gumawa ako ng content noong araw na yun. Maibabalik kaya ni YT yun. Doon po natin ma-measure yung return of investment. Oh, baka naman $1 lang ang sukli sa akin para sa isang ano. Hello, mega love, shout out YouTube. So challenges, developing social challenges, yung mga nagiging ano natin, problema, hindi man problema, pero siguro nahihirapan tayo, so kaya siya challenge. So una, gumawa tayo ng social media strategy, okay, ano yung magiging brand name nyo sa social media? Gusto mo ba na makilala ka na natutulog ka? Okay, walang problema. Gusto mo ba na nakikilala ka na makulit ka? Okay, walang problema. Gusto mo ba makilala na, ano ka, whatever, kung ano yung magiging content mo, dun ka makikilala. Isa ka bang chef? Isa ka bang nag-exercise? Ayan, kailangan magiging advocate ka, di para ka ng social media advocate. Sabi nila, influencer, yes, you can be an influencer, you can be an advocate, you can be, I don't know, a tip giver. Parang ako, medyo tips yung binibigay ko tungkol sa love, tungkol sa buhay, ganyan. So guys, one more time, the strategy, that if you want, if you meet these challenges online, because it's really challenging, okay, for me, I do live streaming and I have a topic. And sometimes I will not go online if my mind is not made up kung anong topic yung i-discuss ko. If I'm not sure about the topic I'm discussing, I can't go online. If you notice, I'm always late. It is because, yes, I'm doing something else, but I'm also thinking, what will be my topic? It's very challenging for me kasi I don't want to go online and just blubber, open my mouth, and that's it. Nakakahiya din po yung ganon na para makikipagkulitan na ako sa inyo. Unless I want you to enjoy the music only. Okay? But for me, I would like to inspire. I would like you to learn something. And at the end of the day, I would like you to sleep na parang nabusog yung puso nyo, nabusog yung isipan nyo. The next day, you will have something good to think about to add to your life because that's what I want. Gusto ko maging inspiration din sa inyo. O, di ba? Sana naman may natutunan kayo every time. Okay, so you develop a social media strategy. You measure it. So tayo magiging parang implyado na tayo ni, ano, ni YouTube. Pero ang sinasabi niya word is ano, partnership. Ibig sabihin, partnership kasi meron tayong share sa kung anong kikitain niya or may share siya sa kinikita natin. Kaya partner natin siya. Malaki rin yung kita niya sa atin. Di ba? May galaw shout out. And then you go to YouTube. It's very important na i-maximize po rin po natin yung iba nating social media. Kunyari nag-YT ka, use your ano Facebook para makita ng friends mo yung mga post mo sa YouTube. Ganyan. Or gumawa ka ng page kung ayaw mo mabahiran yung Facebook personal page mo ng kung ano. Gawa ka ng page. Parang ganun. So marami na pong gumagawa nun. And then, so yeah, it's very important which social media to use para ma-maximize natin yung ano yung exposure natin. It's very important. Kasi challenge talaga yun. Kapag nag-upload ka, akala mo napakagaling, napakaganda. Pero bakit walang nanonood? Bakit hindi mo lang umabot ng 100, 200 yung viewers? So kailangan meron din tayong strategy. Ayan, i-maximize natin yung ano natin, social media. Engaging in a regulated industry. Okay, regulated industry. Akala ng iba hindi regulated industry ang YouTube. Ang YouTube po is regulated industry. Kasi marami na tayong mga rules na sinusunod. Ibig sabihin, may rules na sinusunod kaya regulated industry. Yan ang ibig sabihin nun. Having a humanistic relationship with your audience. Okay,
It's very important na mag-create tayo ng community. It's also very important to create your content. Pag meron kang content, magkakaroon ka ng sarili mong fans na hindi mo pinilit na pumunta sa live stream mo, ganun. Hindi mo sila pinilit, but kusa silang pumunta. They want to watch you, they want to hear what you need to say, parang ganun. Gusto nilang matutunan sa ano mo, sa topic mo. Pag gumawa kayong bibig mo, dapat importante yung sasabihin mo, okay? Ganun yun. Ngayon, having a humanistic relationship with your audience, mag-hi, mag-hello, okay? You have to be sociable, you have to know how to greet people, ayan, you have to know how to make them feel important somehow. Hindi pwede yung attitude na, magaling ako, ito ako, pakinggan niyo ako. Yes, you may do so, pero at the same time, kailangan marunong ka rin makasama, kailangan marunong ka rin show them that your audience is very important. Makinig ka rin, kunyari may sinabi sila, hello, hi, hello, post paano yung channel na gusto mo, pero may grupo na maraming parinig kahit di naman para sa akin, pero nasasaktan ako para sa taong yun. Hala, ans! Oh, that's not nice, okay? Puro parinig. Nasasaktan ako para sa taong yun. Doon sa napaparinigan. Okay, ans, surely, hindi mawawala na merong napaparinig. Kasi, so, and surely, it's very important na we must know how to carry ourselves. Kasi sa social media, it's either you go to a group because you want to be there. If you don't want to be there, kailangan umalis ka na lang sa group. Ayan. Kapag sinabi nila, oy, sundan mo ko, ba't kita susundan? Hindi naman maganda yung channel mo, ba't kita susundan, di ba? Hindi maganda na pinipilit natin yung mga tao na sumunod sa atin. Okay? Guys, kung maganda yung channel talaga naman natin, meron silang mapupulot sa channel mo, susundan kayo niyan kahit hindi kayo mamilit. Okay? So, hindi po maganda na pilitin natin yung mga tao para isupport tayo. Kailangan meron kayong content na makukuha yung mga makikinig sa inyo. It's a way to connect with everyone. Kaya sometimes, nag-end ako ng 2, 3, 4, 5, and I don't mind kasi parang this is a way to network then with a lot of people. Marami ako nakukunik dito sa channel ko. And I'm very thankful na natutulungan ko rin sila kasi nagiging lumalaki din yung channel nila by doing so. Meron nang dumaan dito, maliit lang bahay niya, pero ang ganda ng mga videos niya. Ngayon, nung namit yung isang community, nakita ko nag-grow yung community niya to the point na nakalimutan niya na ako. May alam, shoutout sa nakakalimut. So, nakalimutan niya na ako. Pero hindi ko siya nakakalimutan. So, I will just see, parang, I'm happy for that person. Hindi ako nagtatampo. Pero, kasi, at some point, alam ko na nakatulong ako. And, I will not take it against that person. Kung hindi niya na ako naalala, alam ko na nakatulong ako sa kanya. Alam ko na naging bridge ako. So, Cici, lipat siya ng community. Ang advice ko na lang doon, Aunt Shirley, is lipat siya sa community na mas ma-appreciate siya kasi yung parang pinaparinigan. What for? What for yung mga parinig na yon? You know, we have to realize na social media is social media. Okay, naapektuhan tayo, nagiging ano rin tayo. Kasi yung mga tao, alam natin na iba-iba yung reaction nila sa atin. Ayan, pag meron tayong ginawa. Ngayon, kung ang reaction ay puro parinig, that's not nice. Okay? Biggest challenges, business phase, with social media, okay, sometimes we lack resources. Kulang daw tayo sa mga nakukuhanan na, kunyari, content. Wala tayo ng ganun. No formal strategy, okay? So, YouTube naman, guys, it doesn't need to be formal, but you just need to have a little bit of strategy, okay? Building a community of followers, tracking results, ayan. Okay, so if you're here in YouTube and you have I think for me, for Blissful CJ, there would be two categories. Why are you on YouTube? One, it is your hobby and you're enjoying it. Two, you would want to make money out of it. Okay, so for me, my main is I would like it to be my hobby, but at the same time, I would like to have money out of it. Yon. So gusto ko siyang maging hobby and gusto ko rin siyang pagkakitaan because I don't want to waste my time sitting here and not making money, something like that, right? Okay, so for me, I would like you not to waste your time taking video and not making money. So why not? I share something else about how and what can we do about it, all right? Okay, so biggest challenge, your house or your wall can be your background. It's okay, all right? Now, all you need to do is some topic that you can talk about, okay? Example for me, do I need something? Do I need some example? Somebody is good in engineering topic. Somebody is good with some medical topic. Somebody is good with, let's say, gardening topic. Then if they're good in gardening topic, yung topic nila is about garden, taking care of the gardens, then their resources would be, the background would be their garden. So they won't have a problem. Okay. Para naman guys sa iba na wala pang naiisip na mga topic. Try to listen to people who give suggestion to you. Okay, try to listen. And then again, yung background, hindi naman kailangan maganda yung background. It doesn't need to be a beautiful background, okay? You don't need a house to be someone like the famous YouTuber na gumagamit ng tubo, gumagamit ng ceiling, and then they show it. No, you don't need that, okay? Check out the YouTube of MPJRTV, guys. MPJRTV, they have the resources. Everything is online, okay? So they have research, okay? They have research, and then they have made the story as if it's their own. Okay, after they have researched it, now they have collected the gathered information. So gumawa sila ng video out of it. So sa iba na wala pang nakukuha ng mga topic, you can also do something like this, diba? Okay, research about a certain topic. Or one thing na pwedeng gamitin is yung mga tips. Okay, depende po yan sa edad ninyo. Kunyari, for me, I am exposed to people who are a professional, who are coming from different backgrounds like aviation industry, lawyers, medical, yung mga doctors, yung mga ganyan, professors in the field of business, in the business world. So, kaya yung nagiging topic ko is about motivation, ganyan, because I've talked to a lot of people who has reached their potential, like mga successful na sila, and nakakausap ko sila, and the way they talk to me, I have observed kung paano sila naging successful, and there are so many ways that
we can do on our own para maging resourceful tayo sa mga bagay-bagay. And so, sa YouTube po, ano, parang inisip natin, napakahirap naman. Actually, madali lang po siya. Madali lang siya. Yung sa mga resource, you just need to be creative. You just need to be creative. And try to see what kind of strategy you can use. Ano ba yung pwede mong gamitin strategy para sa mga ano, sa iyong channel. Okay? So, you need to be creative. You need to have a strategy. Okay? Use all the resources that you have. Okay, all the resources. Did you know that when I talk to the people who supports me, I talk to them, I chat with them. They ask me, wala akong maisip na topic, and I tell them, in 1 week you can upload three topics. Okay, first, when you wake up in the morning, try to video yourself. Okay, you wake up, guys. Ito yung buhay ko, buhay OFW. This is how I look. Okay, do you know that people will see, or if you have been uploading this kind of videos, people will try to look at you. Yun bang parang inaabangan na kayo? They will like, they want to know what happened to you the next day. Do you still look as ugly as you are 1 day before that? Sometimes it can be interesting. Okay, you may look different, you may look ugly, you may look awful, and then show to them how you prepare yourself in your everyday life. That can be a content. Okay, and then after that, next content mo. This is I'm on the way to work. You know, guys, let me tell you something. Okay, this is my topic. Blah 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 blah. And then, so pwede kayong gumawa ng parang series of events of your everyday life sa mga wala pang ano dyan, lalo na yung mga sa OFW, people who stays abroad. It can be a very good content. It can be your own strategy. Yes, and you can have three different styles topics where that you can shoot in 1 day. You can do that actually. Okay, so yung una, pagising nyo, yung pangalawa, yung ano nyo, what do you do at work? And if you're at work, you can open your, ano, okay, you can open your video and try to tell them, you know, guys, today I'm having a hard time because my problem is blah, 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 blah. And then you can say something like your tips. You know, ang tip ko sa inyo, kapag pupunta kayo dito sa lugar, sa ano, ito, 1, 2, 3, 4, 5, okay? So you see, you can do many things, okay, in YouTube, especially, sabi nila, huwag kang gumawa ng ano mo, ng everyday life mo. It depends po, it depends, okay? A small YouTuber, we can still see kung ano yung mga magagandang, ano, yung maganda tayo mag-experiment kung ano yung maganda na pwede natin gawin. You can give tips as a student. You can give tips as a tambay. You can give tips kung paano magtipid, kung paano magsain, kung paano ibali. Ayan. Tapos, eto na. Alright? Sabi dito, another challenge, building a community of followers. Ayan, yes. Building a community of followers can be very demanding, can be very challenging. I think it's the most challenging of them all. Kasi yung paggawa ng video, ay, video ka kahit saan, ganun, okay na, di ba? Pero yung building a community of followers, it's the most challenging, guys, kasi kailangan mo, yung mga nakikinig sa'yo, kailangan na maniwala sila sa sinasabi mo. You must be authentic. You must be unique. And if you do it at once, you must be able to do it the next time around. Okay? If I was able to do it 4 months ago, I should be able to do it 1 month later, another month later, and another month later. Gusto ko ng masarap na pagkain. Gusto ko ng, ano, ng magandang painting, nabibili siya. Pero yung magandang ginawa natin, hindi siya nabibili. So, kailangan natin aralin din ng konti yung mga bagay na kailangan natin i-improve. Or minsan, ano, challenge yourself. I-challenge mo yung sarili mo, ano pa kayong magandang pwede kong gawin? So when you talk to someone, guys, listen to that someone na pwede namang makabigay sa inyo ng magandang idea. Maaaring makabigay sa inyo ng magandang idea or hindi makabigay sa inyo ng magandang idea. But the most important thing is meron kayong ibang idea na pinapakinggan. Okay? Kasi other people can say so many things, but the most important thing, what will you do about it? Anong gagawin mo sa kaalaman na na-share sa'yo? Kunyari ako, dadala ko ng dagdag dito. Are you absorbing it or pumasok dito, lumabas dito? It doesn't matter what I say, guys. The most important thing is you're listening and you're learning from it. Okay? It doesn't matter if you will follow what I'm saying. The most important thing is what you will do.